naisipan mo at nag-makeup ka ng ganyan? Curious na ako dyan. Ano pa talaga yung nalaman mo tungkol kay Ma'am Rochelle? Can I see you again? Mukhang may iba na nakakaalam ng sikreto mo. Pare, hold up to. Kami niya wallet mo at cellphone mo. Sige na! Vulcanizing shop. Parang wala akong alam na may vulcanizing dito. Ganun mo ba? Oo. Baka may ano po kayo, may tools man lang or jack. Pasensya ka na iho. Eh, wala rin akong gamit dyan. Strong. May problema tong mamang to. Ano po yun? Eh, baka meron ka mga gamit na pwedeng paggamit sa kanya. Ah, ganun ba? O sige, tara. Sige po. Maraming salamat. Japoy. Po. Ano bang nangyayari sa'yong bata ka at para kang nakakita ng multo? Kilala mo ba yung lalaking yun? Ha? Hindi ho, Papa. Sige na po. Alis na po. Malilate na po ako. Bye-bye. Jan, pasensya na kanina. Hindi ko alam ganito pala. Pero ngayon alam ko na kunwari lang ang lahat. Ayos lang yun, Riray. Pero sana, huwag mo na ulit uulitin yun, ha? Ito mo, napagalitan tuloy ako ni Derek. Sige. Tatahimik na ako. Kahit bugbugin ako ngayon, hindi na ako makikialam. Sige. Upo ka na lang. Pakiusap lang, ha? Huwag na huwag kang tatayo hanggang hindi ko sinasabi. Okay? Ano ba susunod na commercial? Ano ba rin yung nangyari sa natin? Bakit patawa-tawa ka dyan? Sino ba yung nag-text sa'yo?
Si Yvette, nangangamusta kasi ako tungkol dun sa shooting ni Kuya, kaya ito, nagkwento siya. Sabi niya, nanggulo daw si Riray. Pinugbog daw yung isang talent na dapat kalaban ni Kuya. Kaya ayun, nakat ng director. I told you, successful yung plano ko. Parang hindi. Kasi nandun pa rin si Riray eh. Hindi pa rin pinapaalis ni Kuya kahit napahiya na siya. Ay, si ano ba naman yung kapatid mo? Bobo na rin ba yun? Sabi ko naman sa'yo eh, matindi talaga yung nararamdaman ni Kuya dun sa Riray na yun. Kaya Luis, you need a better plan than this. Kung gusto mo mapalayo talaga yung loob ni Kuya kay Riray. Una pa lang naman to eh. Kaya okay lang na hindi tayo masyadong nagwagi. Ang importante, nasimulan ng mapayayang si Janan dahil sa Riray na yun. Sa ako nasusunod-sunurin yung mga plano ko sa kanya. Until ma-realize ni Jan na masisira lang talaga siya na dahil sa Riray na yun. I can't wait to see how your plan will turn out. Hopefully, maging positive. Kawawa nga lang si Riray. Huwag kang maawa sa babae niyo. Mas maawa ka sa kapatid mo. Dahil pag nagkatuluyan sila, hindi niya naman may pagmamalaking babaeng yun. Ganun na nga, para hindi ako maawa kay Riray, iniisip ko na lang yung kapakanan ng kapatid ko. Hindi ka magsisisi doon. Tama yun. O paano? I have to go. Sige, ingat ka mo. Weng-weng, tara na. Kumain ka ng kain. Gosh! Bakit ganyan ang suot mo? Hey! Halina. Sobrang taranta ko. Nakalimutan ko magsapatos. Taranta? Bakit ka naman matataranta? Ha? Kailangan ko ba? Alpha, sige na. Mauna ka na ako ng bahala kay Chopay. Sige. See you guys later. Yeah, later, ha. Ano bang nangyari sa'yo, ha? Kasi si Tarik, eh. Munti ka na niya ako makita tong sa bahay namin kanina. Kayo, nagpatakbo ko ng... Hindi ko alam na hindi pala akong sapatos. Oh my gosh! Kaya naman pala. Ito, ha. Magsasabihan lang kita. Tayong kaibigan lang. Alam mo, kung ako sa'yo, sabihin mo na sa best friend mo yung totoo. Kasi hindi mo naman yan maitatago habang buhay. He needs to know, Chopay. Kailangan niyang malaman ang tunay na sitwasyon yung mag-ama ngayon para hindi ka naman nagpe-pretend sa kanya na okay ka. Paano kung hindi din siya sa akin? Paano kung hindi niya ako matangkap na kaibigan kasi sobrang hirap ko. My gosh, ha? Ito ka ba? Doon mo masusubukan ng isang tao kung tunay siyang kaibigan. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo na sa kanya yung totoo habang hindi pa huli ang lahat.